Based on message, gusto mo mura, gusto mo na mau maging milyonaryo, milyonarya bago maging abogada. Ipapakilala rin sa ating yung mga kasama na. Ma'am? Good morning po sa lahat. Hindi ko na-expect na ganito talaga kaganda ang mga taga-Bastan. Magaganda ang mga guwapo. Yan, pasensya na po kayo, nalit po kami ng 1 hour dahil po sa travel, ano natin, hindi po kasi nagpababa yung anak ko kanina, kaya sabi ko, naku, wait now. Pero actually, kung galing po po kasi nalit ng Baguio. Kaya, ano din, medyo, ano sa oras. Pero sige po, is the better than corporation. Maraming salamat po muna, nagpapasalamat po ako sa una. Nasa warm welcome po sa amin dito. Thank you po sa pagpaprovide po ng venue, Pastor. Kung okay lang po sana, magpapakilala po sana ang bawat isa muna. Para po, kahit short lang po parang magkakilala lang tayo. Sorry. Ito rin po kasi yung way na para magkaroon tayo ng one team, one group dito sa Abra. Though may nakapag-office na po tayo dito po sa church. Ay, mara-based on ang mga sir. So, ang proposal ko po for this day, ayan po, is a real estate business. Bale, ni Sunshine Vives from Tayo po. Dito ka kabalak ng post lang sa Facebook po regarding sa mga benta natin. Thank you. Shine, baka ko na. Marichu Banin from Bangin Abra. Position? Standard position. Bastana si Ma'am. Tanawagan ko. Ako po si Rosalinda Manigis, but they call me Rose Petals. Simple business woman, taga-Calaba, Banguet, Abra. Pero pinanganak po ako sa Nueva Ecija. Nakapangasawa lang po ako dito sa Banguet. Okay. Hello, good morning. Ako si Marilyn Pascual, residing at San Juan. Sulit-sulit sa kanilo. Kababayan mo si Properties and Development Corporation dito is headed by a group of experienced professionals and
real estate sales and management with more than 1,500 houses and buildings built in Baguio City. So, sa Benguer po yan, for nearly 3 decades na po of experience since 1994 pa po. Magpapa-exam po ako mamaya, so tandaan niyo po na 1994 po. Hindi, joke lang po yan. Yan po. So, to cater for the increasing demand in nearby provinces, si Bastan po na Benguer and Pampanga. And will soon more branches in other provinces. Nakapag-open na nga rin po tayo ng another branch sa Tagupan. Ganun din po dito sa Ilocos Norte. So, hopefully po, magkaroon din po tayo ng ating business center din po dito po sa Accra. Sa Bigan City din po. Kasi medyo magkakalayo po. Ang pinaka-nearest po ninyo na may basura po, bumisita din po siya sa atin dito sa Accra. So, ito po ang ating sales team. Yan po, hindi ako kilala kanina si Sir Winnie. Pero yan po. Nakakamasa siya. Chief Sales Officer, sa Baguio po siya nakadestino. Si Sir Froylan naman po, ang ating regional sales head, siya po ang humahawak na, pero napag-utusan po na mag-training po dito sa Accra kasi po ang nakarecruit din po dun sa iba po sa inyo dito, na-recruit po ng taga-Norte, si Sir Boyan po. So si Sir Boyan po is sinili po yan ni team leader po natin, si Pamayet. Siya po ang naka-convince po kay Sir Real Estate. At alam ko po kayo po ay tinawag in-house financing po. Meron din po tayong yung bank loan financing. Pwede din po sa pag-ibig, pero sa pag-ibig loan po kasi natin, kailangan po mismo yung client ang mag-a-apply sa pag-ibig. Kasama po ang responsibility ng accountability. Para na po ito sa inyo na magiging mga CAE na lang po ang sabihin po ha, sa po natin. So kailangan din po natin ng passion and commitment sa trabaho. Hindi po madali trabaho ang maging real estate. Sabi po, from meeting the client, from napupunta po kami sa mga site para po sa inspection ng lupa nila. Mission na rin po para malaman ninyo. So ang mission po natin is to help families create a meaningful legacy for future generations by providing them with affordable and yet quality customized homes and other real estate products and services. So we also strive to provide good customer service to our clients by basing our decisions on what is best for our clients, our company, at po mamaya ko po sa inyo tatapin ng mas detail po. Company services po at mga problema po sa mga lupa, mga titulo. So yan po ay nasa bagay po kay Doktora na po. Meron po kayong mga kliyente na gusto na magpagawa ng bahay na cash po. Wala pong annotation na isang nasa iba. Wala pong encumbrance yung title. At yung title po dapat nakapangalan po doon sa mag-loan. Kaya po nga sabi ko kanina, kailangan natin i-consider yung age. Kasi po yung 20 years po na maximum ng loan natin, kailangan po makover sa age. So kung yung 60 less 20, mga 40 years old po na mga clients. So, ayaw talaga ng problema sa construction kasi medyo stressful po pag na-experience na po mapapatay ng bahay. Pakukuha na lang yung full commission. Isa po sa payment terms sa ating yung progressive billing. From the word itself means in progress po, the construction project will be done on a percentage of accomplishment followed by percentage payment. So pag progressive billing po, 200,000 pa rin po yung binabayad ni client as pauna na bayad niya para magkaroon po tayo ng kontrata sa kanya. After which po, kailangan niya magbigay ng 30%. Ano? For this square meter po na buong dalawang gusto niya ipagawa, 1.4 po ang total contract price niya. Meron po siyang commitment fee na 200,000, ilalas natin yan. At magbibigay po siya ng 438 as down payment. Lahat po yan, ilalas natin sa may pera talaga sila para magpagawa ng bahay. So, ayan po siya. Ganon din po sa in-house financing, hindi ko pa po ito na-revise, pero ang in-house financing natin, hindi na kailangan at dapat clean title po siya. So, ito po yung pre-qualifications natin. Kailangan nyo lang pong kuhanin yung total. Ito po, ba't po tayo pre-qualify? 1,000 square meter yung kanyang lot area. Itatimes lang natin kung magkano na ba ang bentahan ngayon ng lote na yun. Yun po yung count na market value. So, pag tinayos po yun sa market, TCP o yung total contract price. Kunyari po, gusto nyo tayo na 80 square meter yung papagawa ng bahay. Up and down. 40 square meter sa baba, 40 square meter sa taas. Ang halaga po sa basta na yan
is 2.9 million. So, kukunin po natin yung 30% ng 2.9 million, iku-compare po natin yan dun sa lot value na 4 million. Titingnan nyo lang po kung sinong mas mataas. Pag mas mataas po ang lot value, ang client po na mag-a-apply. So, isa po yan, pag dinownload nyo yung Harris Mortgage Calculator, ilalagay nyo lang po dun sa calculator na 2.9M. Ilaless po natin yung 200,000 na commitment fee niya. Ang principal loan niya magiging 2.7 na lang po. Tapos, ang interest na natin ngayon per annum sa bank is 5.5%. In 20 years po, kasi pwede po natin siya papiliin. Ilang years niyo po ka gusto bayaran? 5 years, 10 years, 15 years, or 20 years maximum. Ano po susunod? Pag okay na income niya, saka okay na yung kanyang ano? Income qualification, okay na. Lot qualification, okay na. Client qualification, may right of way. Okay? Dapat ang lote niya, hindi malapit sa irrigation canal. Kasi ang irrigation canal, government property yan. Pag sinabi ng gobyerno na papalawakin ang irrigation canal, hindi siya makakahindi, makakain yung lote niya. So, kailangan ng banko, hindi siya malapit sa irrigation canal yung lote. Tapos, classified as residential and commercial. Usually po kasi mga agricultural yung mga classification ng lupa. Yung mga tinataniman. Pero pag nakita na ng ano, ng assessor na yung lupa ay may nakatambak na, ready for residential na, nire-reclassify naman po yung lupa from agricultural to residential. So, dapat din no other loans kasi baka mamaya may mga loan siya, may mga delinquent loan siya na hindi nabayaran sa banko. Katulad ng credit cards, nasisilip po kasi yun, medyo mahirap siya ma-aprobahan pag gano'n. Pero may mga solution naman po tayo pwede mo doon dyan. Dapat din po may ITR siya, kung sabi ngayon, mga build calculator na yung offer natin. So, yan po siya. Malapit na matahin. Kasama po sa customize yung ano, yung gate, yung bakot, gumagawa po na kaya niya. Iba po, sa build calculator po, 2.9 million po yung rento, itsura po ng bahay. So, 40 square meter sa baba, 40 square meter sa taas. Meron po yung tatlong bedroom, two toilets, living area, dining area, kitchen. May dirty kitchen na nito siya, tsaka built-in cabinet. So, ito, ang monthly po nito is nasa 9,000 per month. So, ito po siya. Ito naman po yung 60 square meter natin, 13,000 per month. 100 square meters po natin is 50 square meters sa baba, 50 sa taas. Meron po yung apat na bedroom, dalawang toilet, living area, dining, kitchen. Yan po ang ating 100 square meters. Nasa 3.7 po ang ating total contract price. So, yan po po yung mga samples natin. Bibigyan ko po kayo ng flyers ngayon para po makapag-offer na rin po kayo makapag-offer. So, any question po ba, mga sir, mga ma'am? So, yan po. Ito po yung ating flyer. Sabi niya, attention flat owners. Kasi ang prospect natin malala. Cost construction, customized design siya. Quality materials, fully finished. Suits to your budget. Flexible payment terms up to 20 years po. Ang promo details natin, 200,000 lang po na commitment fee. Upon pre-qualification po, no down payment yan. At saka yung monthly payment niya, mag-i-start pa lang after matapos na po yung bahay. So, yun na po yung kanyang susunod na margin. So, ayan po. Okay po ba yung offer ng Bastayan? Kung napukukuhanin ninyo, maraming time ninyo, patapos na rin po tayo. Any questions po? Pwede po pong sagutin. Ayan, living dining kitchen. 1.4 lang po yan. Ang halaga po ng pera kayo na 1.4. Ang lihit na lang. Noon po, ang 1.4 parang mahal pa. Pero ngayon, ang 1.4 dahil sa inflation at taas ng mga bilhin. Requirements, like for the ITR, yung, ano nito ba sa abroad? Apo, pag abroad po yung client natin, pwede po siyang mag-elect po ng SPE niya dito sa Pilipinas. Na gagamitin po yung lupa niya, yung mag-SPE po sa kanya, kukulin po yung other details niya. Pero ang income, bibigay po yung mga ito po siguro ang isang box natin is nasa 25 square meter. Ito lang po ay yung poste. 25 na po ito.
So up and down siya. Mas malaki pa ng 5 extension pa ng 5 square meters. Malaki rin po yung mga bahay na kaya ang bahay. Hindi natutuloy yung construction kung maabot ng taon. So minsan po, makaka-encounter tayo ng mga bahay dito. Sana nabili siya na tapos talaga yung bahay niya na gusto naman talaga niya magpabahay. Sana tapos na-deliver sa kanya. Pero mortgage redemption insurance. Yun po ginagamit pag namatay si client, wala nang babayaran yung kanyang successor kasi naka-insure yung bahay. So, isa yun sa binibigay ng bansana. Ngayon po, pag hindi nakabayad si client dahil wala na siyang mabayad after 5 years, di ba? Alam naman po natin sa mga loan, may mga foreclosure. Napo-foreclose po yung properties. Pero may mga options po kayo bago ma-foreclose. At kakausapin kayo ng banks, may mga flexible terms na po silang ino-offer. Pwede kayo magpa-reconstruction ng loan, liliit na lang kasi ima-minus na yung mga pinayad yun noon, hanggang such time na mabayaran nyo. Naglalaro lang po yan sa terms. Terms of payments lang po. And, diba, pwede po tayo mag-advance payment. Yun lang po yung security ng bank para din makuha nyo yung 200,000. Kasi sino po makakapagawa ng 200,000 na bahay lang na buo na i-deliver sa client? Kahit sino pong engineer siya, architect, marami pong lumalapit sa Bastana. Paano mo ginagawa? Sana humaharang yan, siya humahawa. Gawin mo muna yung pinapagawa natin sa inyo ng trabaho. Pag i-deliver niyo yung bahay, those covered ang payment, sigurado may pambayad. So, ang problema sa architect at engineer? Kasi yun naman din ang gusto niya. Bayad. Yes po, Pastor. Sa na po. Kasi doon ako na yung